What's up? Welcome back to my channel, Automatic Work. So, andito naman po tayo ngayon para magbigay ng konting tips and ideas lang mga sir regarding po sa ating tinatawag na EBS. Okay? So, siguro marami na nakakaalam niyan, EBS. So, bakit nga ba lumalabas yung EBS sa ating dashboard? So, gagawa muna tayo ng module para makita nyo kung bakit ano yung itsura ng EBS system. Yung EBS light is kinukumpos po yan mga sir ng nagkakaroon po siya ng reactor. So drawing muna tayo ng reactor. Silipin nyo sa loob, nandun to, makikita mo. Dugtong ng yung kinakapitan ng preno, nandun siya sa likod. Teka lang, tapusin lang natin to ha. Ito yung mga ngipin niya, okay? Reactor gear. Yan. Ring or gear. Okay? Yan. Yan po. Okay. Okay, dito po nag-uumpisa yung ating EBS. Kung wala to, wala pong EBS. So lagyan lang natin ng kung saan to nakapwesto, saan nakapwesto 'yan. So isipin niyo na lang na ito yung gulong niyo. Ito yung sa harapan na gulong yung dalawa, ito po yung sa likuran na gulong yung dalawa. Rear left, ito naman yung rear right. Okay? Bakit nga ba umiilaw yung EBS nyo sa dashboard? Okay? Brake pedal. Okay, ito pong brake pedal natin. Yan. Drawing ko lang, brake pedal. Okay. Ito yung pedal. Brake pedal. Okay? Kung module, EBS module. Dito ko lang siya ilagay. Yan. EBS module. So, may nakadugtong po yan na electronics. Ito po yung mga solenoid. Okay? Solenoid valve. Ito po tinatawag natin na ECU. ECU. Okay? EBS module. Okay? So, maraming nagtutroubleshoot nito. Maraming nagtatanong. Maraming nagtataka. Sir, bakit lumalabas yung indicator ko na EBS sa dashboard ko? Ngayon, mga sir, sensor. Yan. Sensor po yan. Yan ang wiring. Sensor po din ito. Yan. Wirings yung dalawa. Sensor. Okay. Lagyan lang natin para masyado maintindihan. So, ito mga sir, isipin nyo na lang, ito yung inyong gulong. Itong gulong sa harapan, ito yung gulong sa likuran. Ang topic natin, bakit umiilaw yung EBS sa dashboard natin na hindi natin alam. Okay? Saan tayo mag-umpisa mag-troubleshoot? Tips and ideas lang to mga sir. Okay. Ito po yung tinatawag nating reactor teeth o reactor gear. Yan. Yung mga gear, ito po, mga ngipin po yan. Gear po yan, yan, mga yan. Okay. Yan po ang gear. Yan po mga gear na yan, yan po binabasa ng ating sensor. Ayan, ito yung sensor natin. Yan yung sensor, yan yung sensor, yan yung sensor. Sa lahat ng gulong, may apat pong sensor yan, isa-isa. Okay. Lahat ng sensor mga yan, sir, is tumatakbo po yan. So, parang nakaseries lang to. Yan. Itong dalawa, papunta dito. Okay. Tapos yung dalawa naman, lagyan lang natin ng pula. Okay. So, front, yan, dalawa. Yung dalawa naman, papunta rin dito. Okay? Same din dito sa taas. Yung dalawang to, papunta rin dito. Yung dalawa, papunta rin... kulay asul pala tayo. Yung dalawa rin, papunta din kulay asul. Para hindi po kayo maligaw. Yun. Yung dalawang yan, papunta rin po dito. Saan pumunta? Dito po pumunta sa ating electronic control unit. Okay? Sa ECU. Ito po yung tinatawag nating EBS module. Okay? Yan po yung supply pump nandito sa loob. Ito po yung solenoid. Yan, mga solenoid valve. Okay? Magnetic solenoid. Nandyan po ang magbibigay. Magpupush the down. Mag-open, mag-close ng brake fluid para pumasok dito sa ating... Ito po, lagyan lang natin ng brake fluid para po sa ating brake pedal, para po sa ating mga preno, yan. Brake fluid, yan. Brake fluid, yan, brake fluid. Okay? So, isa-isa po natin lagyan. Tapos, itim po ang gagamitin natin. Galing dyan, meron na pong supply, papunta dyan, galing sa EBS, papunta sa brake fluid. Dito po sa isa, meron na po yan. Mga sir, yan po, may mga wirings, pumunta na po. Galing, yung mga sensor, pumasok po sa ECU. Yung ECU naman, ang magbibigay ng signal papunta doon sa inyong EBS module. Dito, siya po ang magbibigay ng signal kung ano yung tinapakan, ano gaano kabilis yung tapak mo. Yun, gaano po kabilis yung speed sensor. Yan, wheel speed sensor. Yung mga yung apat na yan.
umiilaw po yung EBS natin mga sir sa harapan, okay? Ito. Umiilaw po mga sir yan, yung indicator na EBS na yan. Pag rings po natin dito sa EBS na yan, naputol, ginatngat ng daga, naputol yan. Okay? Iilaw po kaagad yan pag ginatngat ng daga. Pag naputol, iilaw agad yung ating EBS. Okay? Dahil mawawala po yung binabasa niya na can high and can low. Can communication high at can communication low na dito ginagamit sa EBS system. Okay? Ito yung high. Ito naman yung low. Yan. Dapat ganyan ang basa. Parehas siya. Parehas ang basa. Ngayon, kung inatngat ng daga, didiretso yung isa. Nakita nyo, merong diferensya dito sa dalawa. Okay? So, matik, babasahin agad yan ng EBS. Ito kaagad yon. Okay? Anong pinaka the best na example dyan para mabasahan? In short, trouble of times. Hindi ka agad siya, hindi ka nagagastos malaki, lalayo sa problema. Anong kailangan? Ito lang mga sir. So, kulay asul ang pangsulat natin. Kailangan mo muna ipa-scan. Pa-scan mo muna. Pagkatapos ma-scan, diagnose. Okay? Scan and diagnose, magkasama lagi yan. Yan, dalawang yan. Hindi ko lang alam kung magkano bayad yan, pero kausapin nyo na lang kung sinong gagawa nyo yung sasakyan. Okay? Sa simpleng scan and diagnose niyan pong mga sir, malalaman na kung bakit lumalabas tong EBS mo na to. O na nga, yung pinutol ng daga, nginat-ngat ng daga. Okay? Pangalawa mga sir, is yung pong ito kunyari, natakpan to ng putik. Yan, yung ngipin niya, natakpan ng putik. Ito na putikan. Ito na putikan. Hindi mo naman sinadya, nasalpakan ng bato. Yan. Babasahin po niya kasi pag ikot po ng gulong na yan, pag ikot niyan, okay? Pag ikot, babasahin dito ng magnet niya ng sensor, wheel speed sensor, sa magnet, dun sa dulo. Ang mangyari niyan, bungi ang basa. Dito babasahin niya yung walang putik. Dito sa kabila, hindi niya babasahin. So, magkakaroon na naman ng problema sa can high and low yan. At babasahin agad yan ng ECU. Okay? At pupunta agad yan sa indicator natin. Magkakaroon na agad yung ilaw yung EBS. Yan po mga sir. Pangatlo, isa po sa hindi naman laging nasisira, pero nasisira din. Okay? Yan pong ating EBS mga sir. Wheel speed sensor. Pagka yung wheel speed sensor natin is nagiging nag-short. Yung ilalim, imbis na buo ang may ano yan, may coil sa ilalim, nasunog yung coil. Okay? Nasunog siya mga sir. Ibig sabihin, hindi na kaagad gagana yon. Mag-o-off na kaagad to, wala na kaagad tong communication. Okay? Wala na siyang communication, napapasok dito sa ECU. At yung ECU magsasabi na wala na siyang communication dito sa right left nag rear sa likod kaliwang gulong. Wala na kaagad. So babasahin na naman po ng ating EBS 'yan. Okay? Babasahin na naman po ng ating EBS 'yan. Ito. So paano malaman? Ganun pa rin. I-scan mo at i-diagnose. Saksakan ng scanner at i-diagnose para malaman kung matukoy mo kung saan ang may problema. Ito ba? Iyan ba? Ito ba? O ito ba? Okay? So next. Ang kasunod na mangyari niya mga sir, kaya umiilaw po 'yan, is yung ating tinatawag na module. Okay? Ito kasi mga sir, sa module na to, electronics yung karugtong na to. Yung kulay itim na to, electronics yan. Yan, kung yan ay nagkaroon ng problema sa pyesa sa loob, electronic parts sa loob. Pagka nagkaroon ng problema, okay, pumutok yung diode, yung kapasitor, at tumagas, di kaya nagkaroon ng grounded. Magkakaroon po to ng off. Hindi po siya babasahin at agad i-report ng ECU yan. Pag na-report ng ECU na basa na hindi na siya gumagana, iilaw na kaagad tong inyong EBS. Okay? So, yun po yung mga simpleng kaparaanan ng mga sir kung bakit umiilaw. O yung simpleng dahilan kung bakit umiilaw. Panghuli, nagpalit ka ng gulong sa harapan ng kotse mo. Okay? Ito, ginawa ko, stand for ngipin. Yan, ngipin yan. Ito, mga ngipin niya, nakatagilid, hindi siya nakaganyan. Nakaganyan na siya, nakatayo. Hindi po nakatagilid na ganito, nakatayo na. Yan. Ito yung ngipin din sa kabila. Yan. 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 Tama? Okay. Nakatayo na po yan. Hindi po siya nakatagilid na ganito. Nakikita natin na may ngipin. Yan. Ito. Nakita natin yung mga groove na lang siya. Okay? So, ang dulo niyan mga sir is yung sensor. Yung sensor na to. Yan. May sensor yan.
Okay, yan na. Dito sa kabila, same. Ganun din, may sensor. Yan. Itong wiring na yan, yan yung kasama dito sa module. Yung mga wiring na yan. Mga wiring yan. Mga wiring. Okay. Ngayon mga sir, dapat tuwid yan. At sakto ang layo dito. Yan o, kung nakita nyo. Dapat, naka-line talaga siya dito sa ngipin. Naka-linya siya. Naka-tuwid. Okay? Yan. Dapat nakaganyan yan mga sir. Ngayon, pagka kasi lumayo yan, yung ngipin na to, lumayo dito yung gap, yung air gap, lumayo siya. Ganyan kalayo. Yan, ganyan siya kalayo ang air gap. Sa totoong stance sa sasakyan, ganyan na kalayo. Pasok na yung kamay. Hindi na po yan babasahin mga sir. Yan. Hindi na po babasahin yan. Lalabas na po yung ABS sensor niyan. Okay? Faulty na po. O, nag-indicate na may problema ABS. Same. Pag dito naman mga sir, nagpalit ka ngayon ng spring na sasakyan mo. Spring. Sa harapan, shock. Nagpalit ka ng shock. Dalawang shock sa harapan. Pinalitan mo. Ngayon ito mga sir, lumiko o pumasok sa loob. Okay? Wala pang ABS nun. Okay pa ang ABS mo. Ito ang ngipin. Yan. Lagyan ko ulit ng ngipin. Ito rin yung ngipin sa isa. Yan. Okay? Normal condition yung sasakyan mo bago siya palitan. Nung pinalitan mo ngayon mga sir, hindi mo kasi masisilip to eh. Ito, nakita mo, sakto naman yung mga bolt. Nakatusok dyan yung mga bolt sa pinalit mong bagong, ano, bagong shock. Okay, bago yung shock mo. Yan. Tapos sa taas, may bandang makina. Okay? Sakto lahat, sir. Ngayon, hindi mo napansin, yung palang sensor dito, lumabas. Yan. Nandito na yung sensor mo. Okay? Andito yung ngipin, andyan yung sensor mo. Hindi na po siya babasahin, mga sir. Hindi na po babasahin ng EBS yan. Permis na po. Zero na po to. Kasi lumayo na po siya sa guhit na to. Okay? Hindi na po siya babasahin. Magre-report na po yan. EBS mo may problema. Next. Same issue. Lumabas siya. Ito naman, pumasok. Ganun din. Pumasok naman dito. Yan. Pumasok. Nakita nyo, pumasok. Hindi rin po yan babasahin, mga sir. Bakit hindi babasahin? Dahil lumabas na po yung ngipin. Ay, pumasok na po siya. Yan. Ito naman, lumabas. Okay? Hindi na po naka-align dito. Hindi na po naka-align dyan. Okay? Hindi na po yan babasahin. Magkakaroon na po ng EBS light dyan. Okay? Sa lahat ng mga nagpapalit ng spring, kasi nararanasan nyo to eh, kadalasan, nagpapalit kayo ng shock, hindi pala spring, shock dun sa harapan, tingnan nyo, pag nagpalit kayo nyan, pag lumabas to EBS, silipin nyo sa ilalim, ito, itong reluctor tit na yan, either lumabas yan or pumasok yan. Kaya nagkaroon ng EBS. So, okay? So, kung sasabihin nyo kung wala bang problema sa preno, wala naman. Kasi gagana naman itong tatlo. Pero yung isa o yung dalawa o saan man yung tumama, tinamaan ng ganito o dalawa, nabasa si scanner, dalawang sensor, magkakaproblema to. Magkaka-something trouble ka rito. Yan. Okay to. Something trouble ka rito. Kasi pag bumilis yung takbo at hindi gumana yung EBS mo, baka ito, tendency nito, full stop yan. Iikot ka pa rin ito. Hindi na, ito magpapatay sindi pa to. Kasi meron pa siyang reluctor tit. Naka-line pa yung reluctor niya. Hindi pa sira. Okay? So, yan lang po yung simpleng kadahilanan. Simpleng tips and ideas mga sir. So, hindi po tayo masyadong magaling dito. Nakapag-encounter lang po tayo. Bakit lumalabas yung EBS natin mga sir sa ating indicator? Yan po. Okay? So, review nyo na lang kung bakit. Nginat-ngat ng daga. Pinutol yung wiring. Lalabas yung EBS. Tapos, sira yung electronics dito sa EBS natin. Module. Lalabas yung EBS. Lumayo, walang reading sa sensor, babasa ang EBS. Okay? Natakpan ng putik, nabalian ng ngipin, yung reluctor tip, lalabas ang EBS. Okay? So, sa konting tips lang mga sir, sa Ford pala na ginawa ko, na ganito, ang basa nila, hindi ganyan. Di ba ito EBS? EBS, yan, hindi ganyan ang basa. Di ba EBS front, ito rear. Dapat ganyan, di ba? Kasi pag nagpreno ka, dire-diretso sabay preno. Ang basa niya mga sir, pag ganun. Okay? Pag ganyan. Okay? Ang basa niya ito, yan ang katapat. Ito, yan ang katapat. Sa Toyota, ang tapat, ano eh, magkasunod lang sila eh, pag ganyan. Pag ganyan sa Toyota. Pero sa Ford, pag ganun. Yun na basa ko. Sa scanner na ginamit ko. Okay? So, yun lang mga sir.
Yun lang yung topic natin ngayon, napakaiksi lang, tungkol lang sa bakit lumalabas ang EBS sa dashboard natin, anong dahilan at paano ito troubleshoot at saan mag-uumpisa at anong gagawin. Simple lang, scan and diagnose at malalaman mo na. Yun lang, maraming salamat. Automatic Works, tuloy-tuloy lang sa pagsuporta. Salamat sa inyong lahat.